Sabi ni Daddy, magluto daw ako ng super sarap at madali lang daw dahil stress daw siya pero ayaw naman daw niya ako mapagod. O char, diba? Nag-alala pa rin kahit stress siya kasi marami siyang work this week kaya kailangan daw ma-energize siya at kumain ng masarap. Sabi ko, ako na lang kaya kainin mo de. Sabi naman niya, magluto ko ng mas masarap maliban sa'yo. At syempre, dahil binabida akong asawa, ito ang ginawa ko dahil masarap naman talaga to at madali lang pong gawin mga langga. Iprito lang natin or isauté natin ang ating mushroom sa butter at kunting mantika. Pagkatapos mag-slightly brown, isunod nating igisa ang ating mga sibuyas. Pag mag-translucent na, saka naman natin ilagay ang ating garlic. Minced garlic po. Alam nyo ba, naka-preserve tong garlic ko ilang months na? Ika-crush nyo lang tapos lagyan nyo ng mantika. Para sa ganun, magtatagal ang inyong mga garlic at hassle-free every time na magluluto kayo. Ganun ang sikreto para mas mapadali ang buhay nating mga misis, mga mamshi na araw-araw naka-station sa kusina. Yes, kusina talaga ang ating station araw-araw. Hindi talaga mawala sa buhay yan. Mga langga, dito sa Kamatis, pag nakaluwag-luwag tayo, sun-dried tomatoes po ang ating gagamitin. Yan po ang normally na ginagamit sa pagluluto ng Tuscan chicken. Pero dahil madiskarte tayong misis, ginagawa natin ang paraan yan. Fresh tomato ang gagamitin natin. Pwede rin tayong gumamit ng cherry tomato. Igisa lang nating maigi. Tapos, maglagay tayo ng konting asin at konting paminta. Pakunti-konti lang dahil mamaya may ilagay pa tayong cheese. Baka po, bigla po ang alat. Pag lumambot na ang ating kamatis, maglagay tayo ng cooking cream. Kung walang cooking cream, pwede po ang all-purpose cream. Tansya-tansyahan na lang po. So, medyo damihan nyo ng konti kung marami-rami kayo. At pagkatapos, dahil nga madiskarte tayo, dapat ang gagamitin natin dito ay parmesan cheese. Pero, dapat po accessible ang gagamitin natin. Kaya, ang ginamit ko po ay cheddar cheese. Quick melt po ito. So, mas madali po. Haluin lang natin until mag-well combine ang ating niluluto. At tikman na rin natin kung pasok na ba sa panlasa natin. Kung okay na ang sauce natin, isunod na natin ilagay ang ating half-cooked na grilled chicken. Dito, ang gamit ko ay breast part na hindi ko po tinatanggalan ng buto. Pero kung gagamit kayo ng breast part na walang buto, iki-grill ninyo either sa frying pan or sa air fryer before po kayo mag-saute ng inyong mushroom. At isit aside lang ninyo. Titimplahan lang ng kahit anong klaseng timpla na gusto ninyo sa inyong mga grilled chicken. Sa akin, nilagyan ko lang ng paminta, asin, konting paprika. Yun lang, nilalamas ko at minamarinate ng 30 minutes. Ganon din po ang gagawin ninyo sa inyong mga breast part na mga chicken na walang buto. Pagkatapos nating mailagay, takpan lang natin kasi hindi pa siya totally naluto para po mag-reduce din po ang ating sauce at magiging sticky. Ngayon, paglagay tayo ng romaine litos. Hindi lang po ito pang salad ha, pwede rin po itong lulutuin. Sa atin, kung maraming pichay, pwede ang pichay, alukbati, at kangkong pwede pong ihalo dito. Hindi lang po ang lettuce kasi medyo mahal po. Pwede rin tayo maglagay ng Chinese pichay. So mga langga, marami tayong choices pagdating sa gulay. Piliin nyo na lang kung ano ang pasok sa budget. Kung ayaw nyo naman ang gulay, pwede rin kayo mag-add ng patatas. Pagkatapos, mag-garnish lang tayo. Optional lang talaga tong pag-arti-arti ko ng lemon. Pero yung green onion, huwag na huwag nyo pong tanggalin dahil nagdagdag po yan ng lasa sa ating Tuscan chicken. Ganun lang kadali at kasimple at of course, kailangan talagang may rice ito. Pag ganito kasarap ng ulam, Diyos ko po, tao bang ating isang kaldero, no? Pero dahan-dahan pa rin sa ating carbs. Kaya ako ngayon medyo nag-iingat sa carbs, kaya nakaportion po ang aming kinakain. Pero hindi ibig sabihin na nagbawas tayo ng ating carbs, hindi na tayo kakain. Hindi ko po tinatanggal ang carbs sa mga kinakain ko po. Kaya nga lang, watch out lang palagi. Kaya stay safe at gawing makulay ang buhay at huwag po natin gawing komplikado ang ating pagbabawas ng timbang or pag-change ng ating lifestyle. Kakain pa rin tayo ng mga pagkain na gusto natin at dapat sari-saring pagkain para may bitamina naman ang ating katawan. Yan lang po sa ngayon. Sana i-share nyo at mag-subscribe kayo sa ating video. Maraming salamat!